Mayor, good morning. Morning. Mayor, may mga quick questions ako para sa mga kapadyak natin. Napapag-isip lang namin yung mga nakausap naming tao, mga kapadyak din natin, tungkol sa mga iba't ibang reasons nila, bakit sila nagra-ride, ano ang nag-udyok sa kanila para mag-bisikleta. Marami kaming mga narinig ng mga nakakatuwa na sagot. From exercise to pagpapapayat to maganda kasi yung location dito sa Olongapo, sa Subic Bay. Pero siguro mas maganda kung marinig nyo mismo sa kanila yung reason nila bakit sila magbabike. So, hindi tayo ngayon sa Ocean Adventure. Kasama natin si Sir Rick at taga Santa Rita. Sir, shout out! Shout out sa mga Olongapo bikers. Sir, may question lang ako. Two questions lang. Anong nag-motivate sa inyo para mag-bike? Start with the bike to work. Kasi yung setup ko was really for commuting sa Manila. Okay. So, since nag-lockdown, yan ang plano kong pang-commute from bahay sa Makati papuntang Mandaluyo. With the cycling, in general, it's fun. Lalo na pag you have invest your time and eventually you have built camaraderie with other fellow cycling enthusiasts. First time ako nag-bike kasi ako doon sa mga kaibigan ko. Before, ayaw ako mag-bike eh. Dinidiscourage pa kasi ito sila yung mag-bike. Eh nung lately na nakita ko na maganda yung potential dito sa lugar, instead na tumakbo ako, nag-start kasi ako mag-running eh. So, nung afternoon na gusto kong mag-upgrade, kaya ako napilitan mag-bike. That time na yon, napili ko yung road bike. Kasi nga, gusto ko sumali ng mag-duathlon. Para magpapayat, taba ako na eh. Dahil sa quarantine. So, quarantine yung dahilan, quarantine. Kukain, kaya kailangan magpapayat. Kaya, mga kapadyak dyan, bike na rin kayo. Para pumayat kayo. Nood lang kayo lagi ng helmet juice. At sa mga tips ni Sir J, paano magpapayat. Okay. Ingat! Sir, alright, kita-kit sa daan. So mga padyak, maswerte tayo ngayon kasi kasama natin pumadyak si Mayor Jonathan Konghun ng Municipality of Subic, Zambales. So, Mayor, good morning. Morning. Mayor, may mga quick questions ako para sa mga kapadyak natin. Ah, talaga? One. Gaano ka nakatagal pumapadyak? Since 2018. So, 2 years na, Mayor, ano? Almost 2-3 years. Isa pang tanong. Ano nag-motivate sa'yo, Mayor, para pumadyak? 2018, gusto ko lang subukan mag-ano. Kasi nag-start ako sa running eh. Tapos gusto ko tayo mag-triathlon, so nag-start ako mag-bike din. So training ako mag-bike, start ako mag-duathlon, and then nag-training ako mag-swim. Yun na, triathlon na. 2018 din na. Etong malupit na tanong, Mayor. Alam niyo ba yung budol? Oo naman. Madalas nangyayari sa akin dati. So dati, Mayor, nabubudol kayo sa mga ride. Oo. Pero ngayon, Mayor, kayo na nabubudol sa ride. Sana kita sa nabiktima. Ano yung mga usual technique natin, mga linya natin pag nabubudol, Mayor? Banayad lang yan. Saka ako rin nahihirapan. Ako rin nahihirapan. Pag-aho natin dyan, dire-diretso na lang. Malapit lang. May message ba kayo, Mayor, para sa mga kapadyak? Ang mission ng vlog na to kasi is to encourage people to para mag-bike. At yung mga nagbabike, to encourage them to keep on riding. So, may message ba kayo para sa mga kapadyak natin? Sa lahat na nagbabike at magbabike pa, itry nyo mag-cycling, itry nyo mag-biking.
maganda sa katawan, it's very healthy. Siyempre maaga kayo gising para magbike, lifestyle change din. And wag na wag nakakalimutan, safety first, kasi merong mga nagpumapadyak na walang helmet, merong mga pumapadyak na walang salamin sa mata, merong mga pumapadyak na careless, ayan, very careless. So alamin yung mga safety protocols natin pagdating sa pagbabike. At basta taasan natin yung awareness natin sa paligid natin pag nagbabike, kasi meron mga motorista dyan na walang respeto sa atin mga pumapadyak. Pinipinahan tayo, hindi nila alam na kung ano yung danger, tama, yung tama. Ano ba to, risk na inaano natin para sa health natin. Siyempre, marami ako nababalitaan dyan, nasasagi ng mga motor, nasasagi ng mga kotse, kasi mga walang pakialam. Eh, mag-ingat lang tayo, safety first pa lang. Alright, thank you Mayor, ingat sa padyak. Yes, yes. Salamat yes. po, salamat thank po. You, thank you, alright, thank you. Ayun mga kapadyak, kain muna tayo sa Kubo, tapos ride tayo pa uwi mamaya. Pansit Canton ride. Ride, yes. O Mayor, ingat po. Thank you, thank see you. See you sa susunod na episode ng Helmet Use. See you. Alright. Pero alam nyo, ano man yung reason nyo kung bakit kayo nagbabike, eh, personal sa inyo yun eh. Pero regardless of your reasons, ang importante nandyan na kayo, may bike na kayo, at pumapadya kayo. Gusto lang namin dito sa Helmet Use, yung mga taong hindi pa nagbabike pero nag-iisip sila kung magbabike sila, huwag nyo na masyadong pag-isipan ng matagal. Bumili na kayo ng bike niyo. Hindi kailangan na maganda yung bike, hindi kailangan na mamahalin. Sabi nga nila, walang pangit na bike. Ugali, meron. So, kung ano man inabot ng budget ninyo, ano man itsura ng bike na yan, i-ride nyo yan. At para naman sa mga kapadyak natin na talaga namang nagbabike, please don't stop riding. Tuloy nyo lang po yan. Yun yung gusto natin mangyari. Yun ang ina-encourage natin dito sa Helmet Use. Sabi nga nila, mas maraming nagbabike, mas maraming helmet use. So, yun lang. Thank you for joining us. Please, hit nyo yung subscribe sa baba kung hindi pa kayo nakasubscribe. Tapos, follow nyo rin po kami sa Facebook. Just search for Helmet Use. Abangan nyo po sa mga susunod na episode. May mga para-fall tayo ulit. Alright, ingat sa mga rides, mga kapadyak, mga kapidal. Kita-kits tayo sa kalsada.